Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Magandang araw po sa lahat. Magsama-sama po tayo sa pagbubulay ng salita ng Diyos at sa pananalangin. Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa habag at kabutihan mo. Maraming salamat po sa panibagong buhay at pag-asa na dala ng bagong araw. Samahan mo po kami at tulungan sa aming pagbubulay ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng pangunawa sa iyong kapahayagan. At bigyan mo rin po kami ng lakas at ng disposisyon upang ang mga ito ay may pamuhay namin sa araw-araw. Sa iyo po namin tinatalaga ang bawat isa at ang oras na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong pagbubulayan ay mula sa aklat ng Mateo, Kabanatang 5 mula talatang 13 hanggang 16. Ganito po ang sinasabi, "Kayo ang asin ng lupa, ngunit kapag ang asin ay nawala ng alat, paano pa ito muling aalat? Wala itong kabuluhan, kundi itapon na lamang at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi rin sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit ito ay nilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luluwalhati nila ang inyong Ama na nasa langit." Ang mga tao sa panahon ng Panginoong Jesus ay pamilyar sa pakahulugan ng asin at ilaw. Ang asin ay isang preservative that slows the process of corruption, samantalang ang ilaw ay nagbibigay ng liwanag upang makita ang daang dapat lakaran ng tao. Ang liwanag ay nagbibigay din ng buhay at bagong pag-asa. Ang bawat pagsikat ng araw ay nagpapahiwatig ng bagong umaga at bagong pag-asa. Ang paghahalin tulad ng Panginoon sa ating mananampalataya sa asin at ilaw ay nagpapahiwatig din ng kung ano ang inaasahan sa atin bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Tulad ng pangkalahatang kaalaman, ang asin ay isang flavoring at preservative. Sa panahon ng lumang tipan at maging sa kasalukuyang panahon sa gitnang silangang bahagi ng daigdig, ang asin ay isang simbolo rin ng pakipagkasundo o covenant. Sa aklat ng Numbers chapter 18 verse 9, ang asin ay simbolo ng kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Kung lalagumin natin ang pakahulugan ng paghahalintulad natin sa asin, ay hindi lamang tayo inaasahang maging preservative o pampalasa, kundi tayo rin ay inaasahang magsulong ng kasunduan ng Diyos para sa mga taong handang tumanggap ng kanyang paghahari. We are expected to promote and extend this covenant and its benefits to all people. Pero paano? Sa pamamagitan ng pamumuhay ng may kabanalan at patuloy na pagpapahayag at pagbabahagi ng magandang balita ng pagliligtas, napapanahon man o hindi. Kapag daw ang asin ay nawala ng lasa, nawawala rin ito ng silbi. Itinatapon na lang. Ang asin po ayon sa mga chemist ay isang stable substance. Ibig sabihin, hindi ito mawawala ng lasa in its pure form kahit sa paglipas ng panahon. Nawawala lang ang lasa nito kapag ito ay nakontamina o nahaluan ng iba pang elemento. Ang tinutukoy nito ay maaaring mawala ang epekto o lasa ng mga mananampalataya sa mundo kung ito ay makokontamina ng kamunduhan. Isang bagay na kapuna-puna na siya ring obserbasyon ng marami, ibang-iba umano ang epekto ng mananampalataya sa lipunan noong nagdaang dekada 80 at 90 kumpara sa mga sumunod na mga dekada. At hindi na rin umano naging ganoon kalakas ang naging pag-uusig sa mga mananampalataya.
kung pag-aaralan po natin sa huling bahagi ng 20th siglo at sa pagpasok ng 21st siglo, ito ang panahon na nagsimulang lumakas muli ang panawagan ng pagkakaisa ng lahat ng simbahan at pananampalataya o kilala din sa tawag na Ecumenical Movement, kung saan nagkasundo ang mga simbahan na sa halip na bigyang diin ang pagkakaiba ay bigyang bakit hindi bigyan diin at isulong ang pagkakaparapareho tulad ng pag-abot ng pagtugon sa kahirapan at gutom, ilapit ang tao sa Panginoon at iwasan na ang mga usaping nag-iiwalay lamang at nagiging sanhi ng hindi pagkakasundo ng mga reliyon at simbahan. Sa panahong ito, muling isinulong ang kaisipang ang bawat simbahan at pananampalataya ay hindi magkakaaway-away kundi isa lamang sa layunin. Sa panahon ding ito, nagsimula ang panawagan na mas maging relevant ang church sa mga social issues ng lipunan. At dahil dito, gumiya ang simbahan sa mga programang tutugon sa mga socially and politically relevant issues. Dahil sa hakbang na ito, tumaas ang acceptability at respeto sa mga evangelicals and born-again movement. Pero kasabay nito, bumagal din ang conversion rate ng mga taong lumalapit sa Panginoon. Bakit kaya? Kung ito ay iugnay sa pangkalahatang pangyayari, hindi kaya maaaring sa kagustuhan ng mananampalataya na maging socially relevant and acceptable and to get rid of any hindrances for unbelievers to come to the Lord? Their efforts had geared towards becoming people-centered instead of God-centered. Marami rin sa mga simbahan ang nag-adopt ng secular and marketing approach in reaching the lost for the Lord. Dito nagsimulang magkaroon ang mga tinatawag na seeker-sensitive services at kahit na mga preaching sa mga pulpito ay nasentro na sa encouragement and motivation speeches sa halip na sa purong salita ng Diyos, kaugnay sa karumihan ng kasalanan at kahalagahan ng pagsisisi. Ito'y para maiwasan na ma-offend ang mga bagong inaakay pa sa Panginoon. Sa mga panahon ding ito, nagsimula na sumentro ang mga pangangaral tungkol sa masaganang pamumuhay na naging impluensya para ang marami sa mga Kristiyano ay matuon na ang pansin sa kung paano makakamta ng masaganang buhay sa halip na sa banal na pamumuhay. Hindi kaya ito rin ang daylan na tila baga marami sa mga simbahan at mananampalataya ay naimpluensya na rin ang kamunduhan sa halip na ang mundo ang maimpluensya nito tungo sa kabanalan? Dito pinatutungkol ng Panginoon ang babala at paalala sa mananampalataya tungkol sa pagkawala ng lasa ng asin at epekto nito laban sa korupsyon na nagaganap sa lipunan at sa buhay ng tao. Ang simbolo ay bagay na nag-aatid ng mensahe, ideya, layunin at pagpapahalaga ng grupong kinakatawa ng nasabing simbolo. At ang asin at ilaw ang simbolong pinili ng Panginoon para ihalin tulad tayo mga tagasunod niya na inaasahang katawanin si Kristo at ang kaharian ng Diyos dito sa mundo. Ang sabi sa 1 Corinto 5:20, kaya nga mga sugo kami ni Kristo at sa pamamagitan namin nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Ang trabaho ng isang embahador o mensahero ay ipakilala ang kanyang inirepresent. Sa Bible, ang ambassador ay isang messenger o sugo. At bilang messenger, inaasahang siya ay magdadala ng mensahe ng bansang kanyang kinakatawan. Inaasahan din ng isang sugo ay magiging tapat sa bansa na nagsugo sa kanya. Dala ba natin ang mensahe? Naipaparating ba natin ito sa mga nararapat na makatanggap o makarinig ng mensaheng ito? Napapanatili ba natin ang ating katapatan sa nagsugo sa atin? O natutunan nating mas mahalin ang lugar kung saan tayo ay nakatalaga? Bilang ilaw, nagbibigay ba tayo ng tunay na liwanag upang makita ng mga tao ang daan patungo sa buhay at kaligtasan? Sa talatang 16 ng Mateo 5, sabi, sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ang halaga at silbi ng asin ay nasa alat nito. Kapag ito ay nawala ng alat, kasabay noon ang pagkawala ng halaga at silbi nito. Ang halaga at silbi ng ilaw ay nasa liwanag nito. Kapag ang ilaw ay hindi na sumisindi o kaya ito ay nakatago, nawawalan ito ng pakinabang.
Gayun din naman kung hindi natin nagagampanan ang layunin ng ating pagkakatawag bilang tagasunod ng Panginoong Hesus, hindi tayo nagiging makabuluhan at hindi kapaki-pakinabang. Ang pagpapahayag natin ng magandang balita ng kaligtasan at kahari ng Diyos ay pinagtitibay ng patotoo ng ating buhay at pagkatao. Ang mabuting gawi, pag-uugali at pamumuhay ay mahalagang pagpapatibay at pagpapatunay ng mensaheng ating dapat na isinusulong at ipinamamalita tungo sa kalwatian ng Panginoong Hesus na siyang nagsugo sa atin. Nakikita pa ba ng mundo ang ating kabanalan? Malinaw bang nakikita ang pagkakaiba ng ating pananalita, pag-iisip, mga kilos, mga gawa at pamumuhay? Nararamdaman pa ba ang ating lasa bilang mga asin? Nakikita ba ba ng karamihan ang liwanag sa atin bilang mga ilaw sa gitna ng mundong nasa kadiliman? Huwag nating hayaang mawala ang ating alat at liwanag. Manatili tayong mabuhay sa kabanalan at huwag tayong pagagapi sa anumang uri ng kamunduhan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tulungan mo po kami na manatiling kapaki-pakinabang sa iyong kaharian. Tulungan mo po kami na manatiling maalat na asin at maliwanag na ilaw. Ingatan mo po kami na huwag kaming masila at mahumaling sa kamunduhan, bagkus manatili sa kabanalan. Maluwalhati ka sa aming buhay. Nawa, Panginoon, makita ng lahat ang patotoo ng binago at pinanal mong buhay sa amin. Maakay namin ang maraming tao tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng liwanag mo sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo po kami maging tapat sa aming panawagan bilang mananampalataya at sugo mo sa mundong ito. Isulong at ibahagi namin ang magandang balita sa lahat hanggang sa muli mong pagbabalik sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, batid po namin na tulad sa aming bansa, ang COVID-19 ay nananalasa rin sa bansang France. Idinadalangin din po namin si Ezra Mendoza na kasalukuyang nasa Paris. Hiling po namin ang iyong proteksyon at pag-iingat para sa kanya. Ikaw po ang lumukob sa kanya upang siya'y maging ligtas sa banta ng panganib. Pati na ang lahat ng nananalig sa iyo na nasa bansang iyon, ingatan mo po sila at ipagkaloob ang iyong probisyon sa panahon ng lockdown. Marami pong maraming salamat, Panginoon, sa pag-abot mo at pagpapala at pag-iingat sa buhay ni Ezra. Hinihiling din po namin ang pagdantay ng iyong mapagpagaling na kamay sa buhay at katawan ni Edgar Gagi na nasa Batangas. Panginoon, pagkalooban po siya ng panibagong lakas at ibangon po siya sa banig ng karamdaman. Ipagkaloob mo rin po ang financial provision para sa pangangailangan niya at ng kanyang pamilya. Ikaw, Panginoon, ay Diyos ng Himala at hindi kayang limitahan ng layo, lugar at maging ng oras. Igawad mo po ang pisikal at espiritual na kagalingan kay Edgar sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, tumutugon ka sa panalangin ng iyong mga anak. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Marami pong salamat sa inyong pagsamang muli sa pagbubulay ng salita ng Diyos at sa pananalangin. Hanggang sa muli po, God bless us all. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I sing. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me.